Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuti. Siya ang ating lakas laban sa kasamaan. Buksan natin ang ating puso. Humingi tayo ng tawad sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautosan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautosan. Maliwanag, kung gayon,
na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang paniwalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita nang siya'y mabuti't mahabaging lubha. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi masisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanilang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't sinabi, magpakita ka ng kababalagang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati, magkakablabang pangkat at mawawasak ang bahay roon.
kung maghimasik si Satanas laban sa kanyang sarili, papaano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang sandatang kanyang inasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis ng bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumama kaysa dati ang kalagyan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po dun sa Coronadal sa Mindanao ay nagkaroon ng pagpupulong ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga kinalaman sa kultura at turismo, at kanilang pinili yung tinatawag pong Best Religious Festival sa bansa. At sa ikatlong pagkakataon, kaya nga sa unang pagkakataon din ay hinirang na Grand Champion at Hall of Famer dahil tatlong taong sunod-sunod, 2022, 2023, 2024, ang hinirang na Best Religious Activity sa buong bansa ay ang Piyesta ng Nazareno ng Quiapo, pagkilala sa Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin uli ang ating Panginoon. Tunay nga bang ang pista ng Nazareno ay ang pista ng lahat na mga pista, ang pista ng bawat Pilipino. Kaya pinagpahinga ho muna nila tayo, sabi nung organizer, give chance to others naman daw po. Dahil Grand Slam na ho ang Nazareno na kapistahan. Kaya ito ay dahil na rin sa pakipagtulungan ng lungsod ng Maynila at ng simbahan ng Quiapo. At pagkilala ito sa marubdob na pananampalataya ng mga deboto at sa
sa tulong din ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para maging banal, ligtas at maayos ang ating kapistahan. Sino nga ba talaga ang pinagpala? Sino ang sinumpa? Ito ang nais linawin ni San Pablo sa unang pagbasa. Kaya nga't pinapaalalahan na niya tayo kung sino ang dapat pagpalain ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana pagpalain ka ng Diyos. Yung mukhang masungit, baka sumpain. No? At sabi ni San Pablo, huwag nawa kayong mapasama sa mga sinumpa. Paano nga ba malalaman kung sino ang pinagpala? Anong kailangan nating gawin para tunay na pagpalain ng Diyos? Sa Ebanghelyo narinig natin, nagpalayas ng demonyo si Jesus Nazareno. Ngunit ang nakakalungkot, anong ginawa ng kanyang mga kalaban? Pinaratangan pa siya. Ang sabi nila, itong taong ito, kampon ng demonyo. Biruin nyo, tinawag nilang kampon ng demonyo si Jesus Nazareno. Itong taong ito, ang ginawa niya'y masama. Alam nyo mga kapatid, ngayon sa panahon natin, parami ng parami ang mga sinasapian ng demonyo. Kaya nga't marami rin pari ngayon ang nagiging exorcist na. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang may sanib? Wala naman siguro, no? Huwag nyo sabihin, nasa simbahan tayo. Pwede rin nasa simbahan. Nandito ang demonyo. Mahusay ho yan. Pero alam nyo mga kapatid, yung pagsanib ng demonyo ngayon, hindi lang ito natatagpuan sa mga bumubula ang bibig, tumitirik ang mata, nangingisay. Minsan akala natin, yun yung mga tanda na sanib. Totoo po, may mga ganoon. Yung umiikot ang ulo. Pero alam nyo, matalino na ang demonyo ngayon, ayaw na niya na masyadong nahalata. Kasi masyado rin obvious yun. Eh pag alam natin ganun yung sinasapian, natatakot tayo, di po ba? Umiiwas na tayo pag nakita mong tumitirik na yung mata, pulang-pula ang mata ng tao. Kaya mahusay yung demonyo, hindi yan nauubusan ng mga patibong. Ano ngayon ang bago niyang estilo? Sa totoo lang, hindi nga bago yun eh. Kasi ginawa na yun nung panahon pa ng Panginoon. Ano yung sabi ko kanina? Nung gumawa ng mabuti ang Panginoon, anong sabi, ano yung ibinulong nung demonyo doon sa mga sinaniban niya? Ah, masama yung ginagawa niya. Ah, galing yan sa kampo ng demonyo. Ganun daw ngayon ang mahilig gawin ng demonyo. Pag gumawa ka ng mabuti, pagkakaisahan ka at yung ginawa mong mabuti, tatawagin pang masama. Naranasan nyo na po ba yun? Gumawa ka na ng mabuti, ang tawag pa ng iba, masama. Tumulong ka na, anong sasabihin ng ibang tao? Nagpapakalabas lang yan, pakitang tao lang yan. Nagsasabi ka ng totoo, anong sasabihin nila? Yan ang nagsisinungaling. Napansin nyo ngayon, binabaligtad na. Ikaw ang nagtatanggol sa mga api. Ikaw ang nagtatanggol ng katarungan. Anong sasabihin? Ah, komunista yan. Ah, kalaban yan. Ganun po ngayon ang nangyayari. Ipinagtatanggol mo ang buhay ng mag-asawa. Ah, makaluma masyado yan. Ipinagtatanggol mo yung mga bata, yung mga nilalaglag. Anong sasabihin? Ah, laban yan sa mga gusto mo, yung kalayaan natin.
pinagtatanggol mo yung mga mali dahil gusto mong itama sila. Ah, kasabwat yan ng mga kriminal. Ayaw yan ng mga mabuti. Ganun po ang ginagawa ng demonyo ngayon. Nililito tayo. Yung mabuti, tinatawag na masama. At ito pa ang mas masaklap. Yung masama, yun ang nagiging mabuti na ngayon. Yung masama, tinatanggalan na ng lason at pinapaniwala tayong okay lang. Hindi naman masama yung makipaghiwalay ka. Makisama ka na lang kung sino gusto mo. Lahat naman ginagawa na yan, di ba? Masama pa ba yun? Okay lang yan magpalaglag. Dugo lang yan. Hindi naman yan talaga buhay. Hindi pa yan tao. Nilinin lang tayo. Yung mga nagsasabi ng mga sinungaling, yung mga nagpapakalat ng fake news, yun pa ang bida ngayon. Yung mga tiwali, yung mga tunay na magnanakaw, yung mga nangungurakot, absuelto pa ngayon. Nakakabigla, nakakagimbal, pero ang nakakalungkot, minsan, nagiging normal na lang sa atin. Sasabihin na lang siguro ng iba, eh lahat naman nagnanakaw eh. Wala na tayong magagawa. Lahat naman yan sinungaling eh. Hayaan na lang natin, tumahimik na lang tayo. Mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin sa Poong Nazareno sapagkat ang tunay na pinagpala, alam niya ang tama, alam din niya kung anong mali. Ang tunay na pinagpala, alam niya ang tama at doon siya tama sa tama kahit nag-iisa lang siya. Hindi dahil sinabi ng marami, yung mali nagiging tama. Hindi dahil sinabi ng politiko o yung hinahangaan natin o yung nagbibigay ng pabor sa atin, binabaliwala na lang natin. Diba? Kahit nga si Jesus sa Sareno, pinagsabihan na ng masama, hindi tayo minsan nababahala. Wala tayong pinagkaiba sa Ebanghelyo ngayon na tinawag siyang masama, tinawag siyang kalaban, tinawag siyang mali. Pero walang nagtanggol kay Jesus sa Sareno. Ganon din ba tayo? Sayang lang. Tatanghal nating best religious festival ng Nazareno ang traslasyon, pero kapag papanig na sa mabuti, eh yung mga tinatawag nating deboto, tahimik lang. Aanin natin yung grand slam tayo sa piyesta natin, pag ipaglalaban na ang tama at lalabanan ng mali, doon tayo sa mali pumapanig. Doon tayo sa mali pumapalakpak. Doon tayo sa mali tinatawanan na lang natin at nagkikibit balikat na lang tayo. Mga kapatid, hilingin natin ang Espiritu Santo, sabi nga ni San Pablo, na siyang magbibigay liwanag sa atin. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Papa San Juan 23. Siya yung nag-umpisa din ng malaking reforma sa simbahan. Ganun din nangyari sa kanya. Nung sinabi niyang, lawakan natin yung pag-iisip natin, anong sabi ng mga tao? Kampon siya ng demonyo. Nung sinabi niyang, magkaisa tayo. Dapat magkaunawaan tayo, magtulong tayo. Muslim ka man, hindi ka man Katoliko, sama-sama tayo. Anong sabi ng mga kalaban niya? Sugo yan ng demonyo.
Hindi yan galing sa Diyos. Ngayon, no, nakakapagsimba tayo sa wika natin. Nung sinimulan niya ni Papa Juan 23, binatikos din siya. Nung siya'y umaabot sa mga hindi Katoliko, hindi yan nagustuhan ng mga tao. Nung nakikipaglaban siya para sa katarungan, anong sabi? Namumuliti ko siya. Mga kapatid, hilingin natin din kay Papa San Juan 23 na katulad niya, tayo'y maging tunay na Kristiyano, tunay na deboto, tunay na alagad, tunay na pinagpala. Sapagkat alam natin, pipiliin natin at kakampihan natin ang tama at itatakwil natin, iiwasan natin at lalabanan natin ang mali. Kaya't sama-sama po tayo ngayon magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kayo po ang tunay na maghari sa amin. Nasa paligid namin, maging sa puso at kalooban namin, nandyan ang kasamaan, nandyan ang iyong kalaban na gusto kaming nakawin mula sa inyo. Huwag niyo pong ipahintulot na kami mabulagan kung ano ang tama at mali. Marami ang naglilinlang. Nililito kami kung ano ang mabuti at masama. Ginugulo ang aming isipan. Tinatakot kami. Tinutukso kami upang kami ay pumanig sa mali. Liwanagan niyo po ang aming isipan. Isugo niyo po ang Espiritu Santo upang sa araw-araw naming pagpili sa aming buhay, ang aming piliin, ang inyong katotohanan, ang inyong kabutihan, ang inyong kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak
sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatinapayalan namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga ito, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana,
sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Piliin sana natin lagi ang mabuti sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Sa amin ang hahal.
kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang pinagmumula ng kabutihan, ang kalaban ng kasamaan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bago ka pa man isilip
na inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, kinakabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y lumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may inibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Kayo'y aking mga anak, ka at aking galak. Ako ang Panginoon mo, ibig sa iyong lubos. Alam ko ang iyong mga pagkukulang, pinatawad na kitang lubusan. Hindi ka mag-iisa, kaya't bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig
upang kayo'y lapit sa aking bisig. Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may inibig na kayo, nagtiwala ka di kita pababayaan. Pag-ibig ko'y sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Sa mga kumukuha po ng medalyon at imahe ng Nazareno, salamat po. Ito po igagamitin natin sa pagsasaayos ng kuryente ng simbahan para maging ligtas po ang gusali. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, tilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto, hindi ipinagpapalit ang mabuti sa masama. Katulad ni Jesus Nazareno, manindigan tayo sa tama anuman ang mangyari. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo
kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagusag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal sa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati sa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.